What's up, man? And again, welcome kayo muli sa aming YouTube channel. Of course, yung may vlog for today is Fast Talk. Okay? So, mapapansin nyo mga kahalayan, nakaayos kami. So, of course, ano, magkakaroon kami ng matitindi-tinding usapan ngayon. Kaya mga kahalayan, samahan nyo kami at patuloy na suportahan. So, yun lang mga kahalayan, isa lang ang masasabi ko. Atak na! Fast Talk. So yun mga kahalaya, ngayon ay gagawin natin vlog natin for today. It's all about the fast talk, okay? So yun, may prefer yung asawa ko nung matanong, and then ako din, meron ko din, no? So mapapansin nyo, talaga naman nak-formal pa, no? So ngayon, ang gagawin namin, una sa lahat, magbabato-batotik muna kami kung sino yung unang magtatanong sa amin. Okay, let's do. Okay. Bakit ako ang pinili mo? Simple lang, kasi yung hinahanap kong lalaki nasa iyo. Kailan yung last na nagalit ka sa akin? Simple, kaninang baga lang. After ng service. Bakit? Kasi matigas ang ulo mo. Saan mo ako ikukumpara ng pagkain na kakainin mo? I think ice cream. Bakit? Kasi ang ice cream, lahat. Mauubos ba, kain lahat. Grabe! Batman. Kung may magtatanong sa'yo, kung ano ang gusto mong matanggap na gift, ano yun? Siguro sa akin, house and lot. House and lot. Ano pa ang kaya mong ibigay sa akin? Lahat naman kaya kong ibigay sa'yo. Pwera lang sana, hindi pa kita mabigyan ng baby. In God's will. And? Bakit mo ako pinakasalan? Sure, of course, mahal kita. Okay? Sana. Pag nagkaroon ng sunog, sino ang unang mong ililigtas? Ako? O ang mama mo? Pwede both. Both? Okay. Ano ang nagustuhan mo sa akin? Siguro yung nagustuhan mo sa'yo eh yung kagandahan ng ugali mo. Totoo ba? Of course. Ano ang lugar na hindi mo makalimutan na pinuntahan natin? I think yung Cebu. Cebu? Yeah. Ito kasi yung matagal tayo nagsama nun eh, nung mag-boyfriend, girlfriend pa lang tayo. Dahil naiinis ako sa'yo nun, hindi ko makalimutan yung iniwan mo ako. Hinahanap kita nun sa ground floor. At aalis sa tayo punta ng convention. Doon pala nauna ka na, iniwan mo ako sa kapatid mo at saka sa pinsan mo. Sa pinsan ko kaya naiinis ako. Kung na-stuck ka sa isang lugar at anong katao-tao, sino ang gusto mong kasama doon? Of course, wala iba. Siyempre, ikaw. Masarap yun. Dahil tahimik, okay? Kung pareho tayong nasa biyahe, at nakasakay tayo sa deluxe na sasakyan bus, at ako'y unang nasisira at sumunod ka, sino yung unang mong pagbibigyan? Depende. Pwede ba tayo sabay na lang tayo? Paano kung siyam na din ako noon? Okay, ano? Paano kaya tayo magkakasin sa CR ang liit doon? Sa bus nila. Yun nga, sa bagay maliit lang yung CR ng mga sa bus. Sige, luwagas dito. Hirap ako. Nabaka magulat din yung mga sakay ng bus, ba't parehas kaming papasok sa CR? Kung maibabalik pa ang dati, pipiliin mo pa ba ang magpakasal sa akin? Siyempre, mahal kita eh. Kaya automatically yun. Wow! Pero nagtatanong isip na ako. Okay. Ano pang lugar ang gusto mong puntahan natin dalawa at bakit? Sa Singapore, yung Universal. Singapore, bakit doon? Kasi parang feeling ko memorable yung place na yun. Memorable? Parang
parang nakaka-relax para sa akin. Bakit sarap ata nun, nakaka-relax, ano? Okay? Kung papipiliin ka ng lugar na gusto mong puntahan, saan yon? At sino ang gusto mong kasama? Siguro dito sa atin, sa Pilipinas, ang gusto ko talaga puntahan, yung Palawan. Of course, yung gusto ko din makasama, bukod sa iyo, yung pamilya ko. Gusto ko sila makasama doon sa Palawan. Maski 1 week, ano, to enjoy in, ano, doon sa ganda, sabi nga, most beautiful, ano, island of the Philippines, ano. Parang in the world din ata ang Palawan. Okay, so sa Palawan, gusto din kitang makasama. Of course, kasama din ang pamilya ko, okay? Anong parte ng katawan ang hindi mo malilimutan sa katawan ko? Lahat. Ah. Lahat. Lahat. Grabe. Siyempre. At saan ang favorite place na gustong-gusto mong puntahan kasama ako? Siyempre, unang-una sa lahat, sa malamig. Malamig, alam niyo, sa SM. Siyempre, malamig doon, of course. Okay. Pag nagpunta ka sa isang lugar, ano ang una mong dadalhin? Tubig. Big bakit? Siyempre, tubig mahalaga. If ever na walang pagkain, basta may tubig. May possibility na mabuhay ka pa. Saan ang memorable place mo nakasama ako? Memorable na places, ano? Of course, siguro yung that time nga ng Cebu, ano? Kasi kung titingnan natin, pares kami first time na makapunta sa Cebu at first time din namin makasubak sa aeroplano. So, yun yung pinaka-memorable para sa akin, ha? Ewan ko lang sa kanya kung ngayon yung pinaka-memorable niya. Sa akin, pinaka-memorable yun kasi first time. Kaya nga, first time akong sumakay ng aeroplano at first time ko talaga mapunta doon sa Cebu. So nakita naman namin ang ganda rin ng Cebu, ano, hindi din papahuli ang Cebu. So yun yung pinaka-memorable sa akin. Ngayon na, yun pa lang, ano, kasi wala pa kami ibang napupuntahan. Siguro pag napunta kami ng Palawan, yun, siyempre, yun yung pinaka-memorable sa akin kasi gusto nyo sapuntahan yung Palawan. Ano ang favorite outfit na gustong-gusto mo na suot ko? Siguro dress. Kasi pag nagsusuot ka ng dress, maganda ka. So dress, na-attract ko sa'yo kung nakasuot ka ng dress. Kasi madali lang. Madali lang mag-bihis ka, parang pagpalit, di ba? Kailan ka huling nagalit sa akin? Hindi ko matandaan eh. Lagi yata akong galit. Kung magkakaroon tayo ng baby, ano ang gusto mong gender? Siguro, sa mga lalaki, of course, yung lalaki gusto namin. Kasi, siyempre, lalaki kami. Gusto namin lalaki, baby boy namin. Okay. Para basketball player. Isang lugar na pinupuntahan mo na lagi mo akong nasa isip. Dati kasi, nung break tayo nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang tayo. Pag nagpupunta talaga ako ng church, hindi ko pa alam ba sa tuwing pumupunta ako ng church, siya yung naiisip ko. At syempre, meron din pag nagpupunta kami sa mga lugar na napuntahan namin, naiisip ko siya, syempre, naaalala. Sa tingin mo ba, bilang mag-asawa, kilala mo na ako? Sa tingin ko, hindi pa gano'n. So, going to processing pa lang tayo. Kasi siyempre bilang bagong kasal, hindi pa natin makikilala, although ang tagal natin mag-boyfriend, mag-girlfriend, almost 5 years, pero hindi daw talaga makikilala yung tao. Siguro pag tumulang tayo ng mga 3 taon na yun, halos magkakilala tayo na. Bakit? Ang tagal natin mag-boyfriend at girlfriend? Hindi naman tayo magkasama sa grupo, hindi ba naman maririnig ko rin mag-alit, okay? Kailan ka huling kinilig sa akin? Lagi, Char. Lagi. Alam mo na ako panikilig sa'yo. One thing na ayaw mo sa ugali ko simula pa nung una. Siguro yung ugali, yung topakin.
pagiging moody. Kasi madalas kang tinutoyo, ay delikado pag tinutoyo mo ba eh. Totoo ba? So, yun yung ayaw ko sa'yo na ugali yung topake, ano? So, delikado kasi topake. Sa tingin mo ba, magiging mabuti akong nanay ng magiging anak natin? Of course. Mabuti kang magiging ina sa iyong magiging anak. Ako'y naniniwala ako doon. Kaya nga ipapinili ko, alam ko responsable ka. Pagiging isang ina. Yan. May bonus question pa. May bonus pa. Bakit nakaka-inlove ka pag nagsiseremony ka? Kasi, una-una sa lahat, word of God yung dinadala ko. Siyempre, kahit sino namang tao, no, pag word of God yung pinag-uusapan, full of love. Sabi nga, God's love eh. Kaya full of love yung word of God. So ngayon, pag nag-share ka ng word of God, talaga makaka-inlove, di ba? Kahit sino naman, ano, makaka-inlove ka pag word of God yung dinadala. So yun lang. Okay? So yan po, maraming salamat ano, sa bautisa. No, mag-enjoy kayo sa pakikinig ng aming past talk. Ayan, no. So, patuloy niyo lamang po kami suportahan at patuloy niyo po kami samahan sa Kulitan at Tawanan. Yes. At huwag niyo din po kami kalilimutang i-share and subscribe and like na rin. At pakipindot na rin po yung notification bell to updating my videos. Maraming salamat po and God bless! Bye-bye!